it's me, Yef, and welcome to our channel! At bago mo sana simula ng panonood ng video to, huwag sana kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa ko mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel ito dahil ito po ay para sa ating lahat. Bago natin simulan ang ating video, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang mga sasabihin ko dito o kung ano man po ang mapapanood ninyo ay base po lamang sa aking sariling opinion at sariling karanasan. Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan, maaaring parehas ang sintomas natin pero magkaiba po ang diagnosis. So, uulitin ko po, huwag po tayo mag-self-diagnose, seek professional help. So, yun na nga, alam ko na medyo matagal-tagal tayo nawala sa paggawa ng video, mga 3 months po yata yun, and gusto kong humingi ng paumanhin para doon sa mga taong umaasa na nagme-message sa akin na sana continuous yung paggawa ko ng video. Yun nga lang kasi sa kasalukuyan hindi kaya dahil hindi naman porke nakikita ninyong okay ako eh totally okay ako. Meron pa din tayong mga pinagdadaanan na kailangan natin lumaban ng tahimik. So yun na nga, bukod sa mental health na ipinaglalaban natin, meron din tayong physical health na ipinaglalaban. Hindi naman kaila sa inyo na every 3 months akong nagpapa-check up sa doktor para i-check yung aking ang aking leeg dahil tayo po ay kasalukuyang cancer survivor. And yun na nga, nung last check-up ko is sinabi ng doktor na kailangan mag-monthly na naman ako ng check-up sa kanya kasi nagkakaroon na naman ng mga problema sa mga kung anong anik-anik sa aking katawan. So yun, kaya hindi tayo nakakagawa ng video. So naaalala ko pa, siguro age 27 ako. Gusto ko kayong tanungin, nung time ba na nahihirapan kayo or nung time ba na nagsasuffer kayo ng inyong mental health, kinestyon or tinanong nyo din ba yung taas kung bakit kayo yung nahihirapan, bakit sa inyo binigay ang ganyang problema, or anong kasalanan ko, bakit ang malas-malas ko palang ganon? Well, ako pa, kung tatanungin ninyo, hindi pa nagmamanifest yung mga symptoms ng aking mental health before, nagawa ko naging po yan, na-question ko na yung taas na bakit naging ganito. Siguro magtataka kayo kung bakit, kasi bago pa mag-manifest lahat ng symptoms ko for mental health, nagsasuffer na ako ng physical health. Kagaya nga ng sabi ko kanina, nung age 27 ako, actually hindi lang 27 eh. Mas earlier pa, in and out ako sa ospital, and at the same time, nung age 27 ako, sinabi sa akin ng doktor na 3 years na lang ang pwede mong itagal. So, nung time na sinabi yun sa akin ng doktor, hindi ko alam kung paano yung reaction or kung paano ako magre-react sa sinabi niya yun. Kung alam niyo yung mga napapanood natin sa pelikula or sa mga telenovela na kapag sinabihan sila ng gano'n ng doktor na sinasabi natin ng arte-arte, nag-walling-walling ba, iyak-iyak. Kung tutusin, gustong-gusto kong gawin yung mga bagay na yun nung time na sinabi sa akin yun ng doktor. Pero may konting hope naman siyang sinabi sa akin na kailangan mo lang baguhin yung mga ganitong sistema and all that, baka may possibility. So yun, nung time na yun, natry ko na rin na questionin bakit ako yung nahihirapan, bakit ganito ganyan, anong kasalanan ko, bakit sa akin may binibigay lahat ng ganitong problema. Pero and yet, dumarating din ako sa point of realization na kasi from point to point ng mga problema ko nalalampasan nagagawa ng paraan, kumbaga nasusolusyonan. So, doon ko nag-realize na kaya pala siguro binigay niya sa akin to kasi mas matibay ako, mas malakas ako kumpara kung ibibigay niya sa isang kapamilya or sa ibang tao na baka hindi kayanin. Siguro alam niya na kaya ko. So, yun na nga, umabot tayo sa point na malapit na yung 3 years na sinasabi ng doktor. Pero, alam ko, nag-worry ako ng time na yun. Andyan yung nawawalan ka ng, sabihin natin, pag-asa. Pero, kumakapit pa rin tayo doon sa konting percentage na sinasabi ng doktor na baka pwede pa. So, yun.
So, trinay kong kapitan yung maliit na porsyentong yun para sa pag-asa na ako ay magiging okay pa. So, kita naman ninyo na hanggang ngayon, nandito pa rin tayo, 40 years old na po tayo. So, kumbaga yung 3 years na sinasabi ng doktor na extend pa siya ng 13 years. So, siguro nga ganun talaga ang buhay, maaring ibinibigay sa'yo yung ganitong problema dahil hinahanda ka lang para sa future mo na maaaring may possibility mas mabigat kang problema pagdadaanan na sabihin natin kinailangan mo munang pagdaanan yun dati kasi nga hiyon yung preparasyon mo para mas lalo mong kayanin kung ano man yung pagsubok na ibinibigay sa atin. And alam ko medyo okay yung kwento, alam ko na medyo parang haakti naman yan, okay drama. Pero ang gusto ko lang naman sabihin is, kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, pagsubok lang po yan, maaring hindi ko kayo sinisisi na maaring questionin ninyo or magtanong kayo, karapatan ninyo yan, pwede kayo magtanong and all that. Pero in the long run or at the end of the day, ipaparealize din sa inyo na bakit kayo ang nakaka-experience niyan. Kagaya na lang sa akin, sabihin natin nagsasuffer ako ng physical health and at the same time mental health. Napaka-torture nun, di ba? Pero still, kung ano man po yung kahit sabihin natin 0.1% na possibility magiging okay ka, kinakapitan ko yun, hinahanapan ko yun ng paraan para palakihin yung maliit na porsyento yun para umabot yun sa malaking porsyento ng pag-asa. Kasi nga, kung tutuusin nga, yung gumising ka na nga lang araw-araw is napakalaking blessing na yun, napakalaking pag-asa na yung binibigay sa'yo. So, kagaya ngayon, lagi ko na lang sinasabi na sana kasama pa din ako sa wake up list tomorrow at sana gumising pa rin ako kinabukasan. Maraming pagpapasalamat na yun. Sa ngayon kasi nandun ako sa point na okay, sige, ibato mo sa akin lahat, ibato mo sa akin lahat ng problema, ibato mo sa akin lahat ng sakit. Susubukan ko, kakayanin kong labanan. Pero sana sa laban na yun, samahan mo ko. Ganun na lang ako ngayon. Hindi na ako yung kailangan pa mag-walling. Hindi ko na kailangan yung umiyak. Hindi ko na kailangan yung magmukulto. Yes, umiiyak pa rin tayo kapag talagang hindi na natin kaya. Pero part lang yun para ma-release yung tension sa loob natin, yung bigat ng nangaramdaman natin. Part lang, part yun, yung pag-iyak para maging guminhawa or mas gumahan yung pakiramdam natin. Pero hindi na ako maabot dun sa point na bakit ako? Kumbaga, before, naka-experience sa tayo ng suicide. Ngayon, wala na yun. Wala na yun sa vocabulary ko. Kaya, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Alam ko, may mga nag-message sa akin na sinasabi nila sobra silang nahihirapan and all that. Ito naman yung paulit-ulit na sinasabi sa inyo eh. Maraming oo, nahihirapan kayo ngayon. Kumbaga, subukan lang ninyong tanggapin, subukan lang ninyong i-process kung ano man po yung nai-experience ninyo ngayon. And at the end of the day, marirealize ninyo kung ano yung purpose ng mga pinagdadaanan ninyo. And kung feeling natin na sobrang down tayo, kung feeling natin na sobrang tayo na yung pinakamalas and all that, siguro tingin-tingin tayo sa paligid. Tingin-tingin tayo sa paligid kung ano yung mga blessings na nakikita natin na ibinibigay sa atin. So, magpasalamat tayo sa kung anong meron. Ipaglaban natin kung ano yung gusto nating marating. And at the same time, kung nahihirapan tayo, hindi naman masama na humingi ng tulong sa kakilala, sa pamilya, or sa doktor. Gawin lang natin kung ano yung sa tingin natin tama at kung ano yung sa tingin natin na makakabuti sa atin. And yun na nga, gusto ko yung kunin yung opportunity ito kasi may mga iba pa rin sa atin na nagme-message sa akin tungkol sa, Sir, Kuya, ano po yung gamot ninyo? Pasensya na po kung hindi ko po kayo sinasagot when it comes to medication. Kasi unang-una, maaaring parehas po tayo nangaramdaman pero magkaiba po yung diagnosis. Huwag po tayo mag-self-diagnose. Humingi po tayo ng tulong sa mga professional. Kaya hindi po ako nagsasabi ng kung ano man po yung gamot ang iniinom ko dahil unang-una, hindi niya naman siya mabibili kasi kailangan niya ng prescriptions. And all that, ayoko kasi magbigay ng
false hope na oh, ito inyong nararamdaman mo, ito inyong na ano mo, baka ito yung condition mo, ayokong mag-diagnose para sa inyo kasi unang-una hindi naman po ako doktor. Kaya lagi kong sinasabi, maaaring parehas pero magkaiba ng diagnosis, mas mabuting magpa-check up tayo para malaman ko ano yung pinag-uugatan ng mga nararamdaman natin. And gusto ko lang din sabihin sa inyo na kahit gaano kaliit yung porsyento ng pag-asa, percentage pa din yun eh. Pwede pa natin siyang palugin. Para lang siyang negosyo na depende sa inyo kung paano nyo siya lalaruin para lumago yung porsyento yun. So, yun. Diska-diskarte lang sa kung ano yung sa tingin ninyo makakabuti at makakagaan ng pakiramdam ninyo. Gawin ninyo walang masama doon as long as na hindi tayo nakaka-istorbo, hindi tayo nakaka-apekto sa ibang tao, then go for it. And yun, huwag tayong mawawala ng pag-asa habang may buhay. Sabi nga nila, may pag-asa. So, nasa sa atin na yun kung paano natin dadalhin ang sarili natin, kung paano natin tatanggapin yung mga pagsubok na binibigay sa atin. Pagsubok lang yan, kayang-kaya natin yan. Kita nyo nga ako, yesterday lang nasa doktor ako kung ano ng mga negative na sinasabi ng doktor sa akin. Oh, ito na ang condition mo, ito na ganyan-ganyan. Pero okay, sige po. So, mag-monthly tayo, go. Kung ano man yung maging resulta, edi ganun, tanggapin natin kung ano yung mga paraan na pwede pa natin gawin para mapabuti, then sige, yun ang gawin natin. So ganun lang ang buhay, laban lang hanggat may pag-asa, hanggat gumigising ka tuwing umaga, hanggat gumigising ka araw hanggat gumigising ka araw-araw, go lang, laban lang. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Laging may pag-asa. And yun na nga, level 2, nasa alert level 2 na itong area namin. And hindi ko alam kung ano yung alert level sa inyong area. But still, may pandemic pa din. Huwag tayong pakampante. Lagi tayong mag-iingat. Sumunod sa safety protocols. Yun lang. Salamat. Bye!